Kumusta po? Maligayang panunod sa aking channel at ito ay ang episode 222 sa ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumisita sa kolumbaryo ng Risen Christ Memorial Garden sa Makati upang maganap ng mga kilalang individual at dating sikat na mga artista, mga awit at sportsmen na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, pagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang cartoonist, politiko at aktor na lumabas sa maraming pelikula sa loob ng mahigit 33 taon mula pa noong 1964. Matatagpuan sa likurang bahagi ng simbahan ng St. Alphonsus Mary de Liguri ay ang Risen Christ Memorial Garden at huling hantungan ni Johnny Wilson. Si Johnny Wilson o John George S. Wilson sa tunay na buhay ay isinilang noong 18 ng Hulyo taong 1935. Siya ay isang cartoonist, politiko at aktor na lumabas sa maraming mga pelikula kasama sina Fernando Poe Jr., Ramon Revilla, Ace Burgel, Tony Perel at marami pang iba. Siya ay ama ng mga aktor sa pelikula at teatro na sina Monique na nakilala sa kanyang pagganap bilang Kim sa Miss Saigon at si Jamie. Si Wilson ay lumabas sa 135 mga pelikula at programa sa telebisyon bilang aktor mula 1964 hanggang 1997. Siya ay unang lumabas noong 1964 sa pelikulang The Night Owl Dance Party na pinagbidahan niya na Eddie Meza, Jose Marie, Maggie De La Riva at Helen Gamboa. Ang kanyang iba pang pagganap sa pelikula ay 1967 Bisig ng Lipunan na pinagbidahan ni Tony Ferrer kasama si Ana Gonzalez. 1974 Magnum 44 na pinagbidahan niya na Tony Ferrer kasama si Christina Reyes. 1978 They Call Her Cleopatra Wong, isang pambanyagang produksyon at pinagbidahan niya na Mary Lee kasama sina Dante Verona at George Traeger. Pictures of the monastery were taken yesterday by somebody posing as a reporter. We tried to recover the negatives, but our men failed and got themselves killed. So I have to tell you again. Well, the money that we have been printing is now widely circulating in 5 Asian countries. 1979 Devil's Tree, Pay or Die, isang pambanyagang produksyon na pinagbidahan ni Mary Lee kasama sina Florence Carvajal at Chito Guerrero. Control of the operation. Now listen here, man. Help. I've got a really good one for you this time, Rotunda. Don't seem unlikely to everybody. You better be right. I am right. Letting you know, sending those characters out. 1981 Dear Heart na pinagbidahan ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. April talaga ikaw. Bango-bangumon talaga. Tito Brete. Ano naman ang best thing na magagawa ng isang wife para sa kanyang husband? Aha. Maghahanap ng sugar daddy. Ikaw na rin yun. Di ba? Mare. 1983, isang balak lang na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama sina Marian De La Riva at Julie Vega. Napakaliit mo para kalabanin ako. Para kalabang alikabok. Ang maliit na alikabok ay nakakapoy. 1984, Working Girls na pinagbidahan ni Hilda Coronel, Rio Loxin, Chanda Romero, Carmi Martin, Baby Delgado at Gina Pareño. Yes? Ah, Mr. Cordero. Come in. Ngayon, sir. We don't get along so well. Oh. 1985, sa totoo lang na pinagbidahan ni Gina Pareño, Carmi Martin at Gloria Diaz. Yung mukha mo, makintaban na. Tingnan mo. Ay, yung mukha na.
ako. Mami, maraming tao. Baby, ang pawis mo, baby. Makakama si Bon, ha? Mami. Pasapasa ka ng pawis, Yes, love. I'll be very gentle. Dal. 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 1991, pagpatawad mo na pinagbidahan ni na Christopher De Leon at Vilma Santos. Lahat nga kami dito ay nalulungkot sa pangyayari. But, well, we've got to be realistic at this point. Yes, no. Ginagawa namin ang lahat ng ito para lamang sa aming mga sarili. Kaysa isa nga po namin si Junju. May? Ang kanyang huling pagganap ay noong 2005 sa pelikulang Nakalimot sa Pag-ibig na pinagbidahan ni na Aya Medel, Angela Marquez at Leia Rabago kasama si Marisa Delgado. Tingnan mo nga naman yung anak natin. Nakatutuwa talaga. Baby, baby. Akala mo 8 anyos. Nakatutuwa. Natutuwa ka pa? O, tingnan mo nga naman. O, bakit? Bilang isang cartoonist, si Wilson ay lumikha ng cartoon strip na Aling Brigida na lumabas sa Inquirer noong taong 1990s. Bilang politiko, si Wilson ay tumakbo at nahalal sa ilang posisyon sa lungsod ng Makati. Siya ay naglingkod bilang councilor, vice mayor at pansamantalang mayor ng lungsod bago pa man ang panunungkulan ng mga binay. Si Wilson ay pumanaw noong huling araw ng taong 2004 dahil sa atake sa puso. Siya ay 69 na taong gulang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto nyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga na mayapang sikat at iba pang personalidad.